Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency, emergency. Paging Dr. C. Emergency, emergency. Ay, hello po sa inyo. Si Dr. Gary C. po ito. At nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang pampahimbing ng tulog. I'm sure marami sa inyo na nahihirapan matulog o kaya mababaw ang tulog. Marami akong naririnig na, Doc, para akong tulog manok eh. Hindi ko naman naintindihan, ano ibig sabihin ng tulog manok? Yung pala, yung parang ganyan daw, tutulog, tapos biglang gigising, tapos wala na, hindi na makatulog ulit. Pero ang ituturo ko po sa inyo ay hindi po yung pag-inom ng gamot o sleeping pills. Ang ituturo ko po ay yung mga tinatawag na natural ways to sleep better. So yan ang ating pag-uusapan. Pero before that, gusto ko munang magpasalamat sa mga lahat ng followers, subscribers, viewers dito sa aking Gabay sa Kalusugan. Dahil recently, nagulat ako na meron tayong mga regular viewers dyan po sa Austin, Texas, USA. Abay, batang-bata. Batang-bata, nagkodakan kami. Ito po siya, si Mommy Rose. Yan, batang-bata at age of 72. Siya daw ay talagang nakatutok sa atin, nanonood siya, kasama ang pamilya. Sineshare niya raw sa mga kasama niya, mga Pilipino dun sa Texas. At sinesermonan daw yung mga kamag-anak. Oh, sabi ni Dr. C, ganito, ganito. Naku, maraming salamat. Kung nakita niyo naman, para kaming love team, ano? Batang-bata, may asim pa si Mommy Rose, no? Yan, actually, yung isang picture, nakita niyo po yung kamay namin na naka-heart. Abay, nakakanlong sa akin yan. Kala mo, girlfriend, no? And then, biro lang, Mommy Rose. At kasama niya kasi na lumuwas dito sa Pilipinas, yung aking pinsan. Balis, mother-in-law siya ng aking pinsan na si Vincent. Eto po sila, no? Si Vincent, yung kasama ko dyan, na nasa left side ko, si Vincent, yung kanyang missis na si Saida, yung kanilang, I hope, future daughter-in-law na si Olivia, at yung kanilang anak na si Vinnie. At ando naman na nakaupo na sitting pretty si Mommy Rose. So enjoy your stay here. I'm sure nag-enjoy kayo dahil nakita nyo lahat ng pamilya nyo rito sa Pilipinas, na mga kapamilya nyo, kapuso o kaatay, kapatid lahat. So let's start our lecture, no? Ang ating pag-uusapan, tulad ng aking sinabi, ay tungkol po sa 21 ways to fall asleep naturally. Aba, sa 21 ways na yan, imposible naman siguro na nagawa mo lahat yan, hindi ka pa rin makatulog. So baka meron na tayong ibang problema na dapat matingnan ng doktor. Pero bago kayo dumain muna na hirap matulog, gawin nyo muna itong 21 ways na itong ituturo ko, ha? O ready na ba kayo? So umpisa na natin. Ang unang-una, ang importante mag-create ka ng consistency. Dapat consistent yung inyong sleeping pattern. Ano ibig sabihin nun, Doc? Kung 10 o'clock, dapat 10 o'clock nakahiga ka na. Hindi yung minsan 10, minsan 1 o'clock, minsan 8 o'clock. Magbabago-bago. Bakit? Bakit importante yung tinatawag na sleeping pattern? Kasi po, lahat tayo may tinatawag na circadian rhythm. Itong circadian rhythm, responsible po ito sa tinatawag na body clock. Yung parang sanay na yung katawan mo ng gantong oras, patulog ka na. Sanay ganitong oras, gising ka na. Halimbawa, I'm sure marami sa inyo na natutulog ng alas 10 ng gabi. Minsan natulog ka ng alauna, pero ang gising mo ganun pa rin oras sa umaga. Maski na mahaba o maiksi tulog nyo, nagigising ka ng pagpalagay natin 6:30 o 7 ng umaga. Tama po ba ako? Yan yung parang nasanay yung katawan mo maaga magising eh. Maski napuyat ka nung gabi, ganun pa rin ang oras ng gising nyo kung regular po ang inyong paggising sa umaga. So ganun gagawin natin, dapat regular din ang pagtulog nyo sa gabi. So, pag nagkaroon ka ng irregular sleeping pattern, lalo na yung mga nagtatrabaho sa call center, o kaya nagtatrabaho na minsan pang gabi, minsan pang umaga, minsan pang hapon, depende sa shift ng trabaho, nasisira kadalasan ang tulog nila. Kaya hindi advisable na isang buwan, puros pang gabi ka, isang buwan, puros pang umaga. Hindi pwedeng ganun. Mas maganda nga yung one week, para nakakapag-adjust kayo. Ngayon, once na nasira yan, tinatawag na circadian system, unang-una, dyan nag-uumpisa ang problema. May mga bagay, like, ano bang ibig sabihin na itong circadian rhythm na to?
ito yung napili niyong behavior o physical or mental changes na sumusunod ka sa loob ng 24 hours. So sa loob ng 24 hours, may routine ka ng paggising, pagbangon sa umaga. So pag nagbago yan, nako, mahirapan tayo. So going to bed at the same time, every night, helps the body clock, predicts kung anong oras ka matutulog. So parang may nagsasabi, oh, antukin ka na gantong oras dahil mga 11 matutulog ka na. So mga bandang alas 10, antukin ka na yan. Yan yung tinatawag nating body clock or body rhythm. Okay? Ngayon, number 2, mahalaga din po kung matutulog kayo, madilim. So keep the lights off. Ngayon ang sasabihin ng iba, eh Dok, natatakot ako sa dilim eh. Ay, mahirapan tayo. Kung di mo man lang magawang madilim na madilim, at least dim ang light nyo. May mga pag-aaral nga na pag white ang light, mas hirap ka matulog. Compare mo sa, di ba, may tinatawag na warm light, yung medyo dilaw ng konti. O kaya yung mga dim light, mas maganda yon. Bakit? Ang bright lights, ini-influence nito na masira yung circadian rhythm nyo. So, dun pa lang, alam na natin. Keeping the room dark is very important dahil nakakatulong din yan para tumaas yung melatonin sa inyong brain. So, ang melatonin, alam nyo lahat na pampatulog, di ho ba? So, make sure na madilim pag matutulog kayo sa gabi. Number 3, kailangan iwasan nyo naman na mag-nap o matulog sa araw. Natural, hindi ka nakatulog buong gabi, di sa umaga naman parang antok ka. Sa bandang hapon, diba? May pasyesta-syesta ka. Unfortunately, talagang mahirap pigilan yan kung di ka nakatulog nung gabi. Pero gusto natin ayusin yung oras ng pagtulog. After a poor night's sleep, natural, nakaka-tempt na matulog ka sa hapon. Eh medyo napahaba-haba yung tulog na yan, mga isa, dalawang oras, sira na naman yung inyong pagtulog sa gabi. So, very important, try to avoid na matulog ka sa hapon o kaya sa umaga para maayos mo ulit yung body clock ninyo. Dahil masisira po yung inyong sleep cycle pag natulog ka sa hapon. Number 4, make sure to get enough or some exercise man lang sa umaga. So sasabihin ng iba, Dok, hindi nga ako nakatulog, nangihina ako. Ano ba naman yung maglakad-lakad ka lang? Ano ba naman yung kung may stationary bike kayo, sumakay ka dyan? Kasi may pag-aaral na ginawa just recently, 2021, isang pag-aaral na sinasabi na ang 60 minutes na exercise, gawin nyo 4 to 5 times sa isang linggo. Sa period ng 8 to 12 weeks, malaki na nagbago sa inyong problema sa pagtulog. Ang pinag-uusapan dito, yung primary insomnia. So yung mga talagang may problema sa tulog na regular, ha? Eh what more kung ikaw ay mababaw lang ang tulog o kaya paminsan-minsan pangit ang tulog. Pag ginawa nyo to, ibinalik nyo agad sa maayos ang inyong sleep cycle. Tandaan nyo po yan. So ano yung tinutukoy kong exercise na nababagay sa inyo? Natural, kung kayo po'y senior citizen, may masakit na balakang, masakit na tuhod, hindi naman kita mapajogging, hindi kita mapabrisk walking. So walking lang pwede na. Minsan yung pagbibilad sa araw sa umaga, habang naguunat-unat ka o sabi ko, pakendeng-kendeng, kekendeng-kendeng, kekendeng-kendeng, ay malaki ng bagay po yan para kayo'y makatulog sa gabi. At isa pang idea ano, na gusto kong i-share sa inyo, it's not a good idea na mag-exercise ka pag malapit ka na matulog. Kaya hindi ko in-advise yung mga bandang, maski alas 4, alas 5 ng hapon na exercise, maaring tataas yung ano mo eh, yung endorphin mo eh. Magiging very active ka, tataas yung adrenaline mo. Ang advice ko po ay mag-exercise sa umaga. Preferably sa umaga na kabilad sa araw. Yan ang pinakamaganda. Between 6 hanggang mga 8 o'clock. Huwag na po yung bandang alas 10 ng umaga. Mainit na masyado yun. Okay? So make sure, huwag mag-exercise pag malapit na kayo matulog dahil lalo kayong hindi makakatulog. Number 5, avoid nyo po yung gumamit ng cellphone. May mga pag-aaral na yung paggamit ng cellphone, lalo na yung mga 30 minutos bago kayo matulog, madidisrupt na po yung tulog nyo. So, sa isang pag-aaral na just recently, 2021 din, yung mismong screen na pinapanood nyo sa cellphone, na pag umaabot ka ng 8 hours a day or 30 minutes bago matulog, ulitin ko, 8 hours a day ka nakahawak ng cellphone o kaya sa laptop o kaya dyan sa tablet, tapos pwede rin 30 minutes bago matulog,
negative na po yan sa inyong pagtulog. Magiging mababaw o hirap na kayo matulog. So yan ay base na po sa pag-aaral. At ang mobile devices, marami po naglalagay ng cellphone sa ilalim ng unan. Kasama doon sa pag-aaral na ginawa, hindi ka pwede maglagay ng cellphone sa ilalim ng unan dahil ito rin ay nakakatulong para mag-disrupt ang inyong pagtulog. Yan ang problema. Dahil I'm sure may mga may tinatago dyan, nakatago ang cellphone, palagi nandyan pa sa ilalim ng unan, ha? Alam nyo na ibig ko sabihin, mga misis, ha? Okay? Then number 6, pwede rin na magbasa-basa ng libro a few hours before going to bed. Magbasa po kayo ng libro. Pero as much as possible, wag naman po yung librong babasahin nyo yung may kasamang emotional, yung medyo naku, nakakaiyak, naghiwalay yung mga romance pocketbook na ganyan, naku po. Eh minsan eh, yan eh, nagiging ano ka pa eh, nagiging anxious ka, yung di ka lalong di ka makatulog. So dapat yung mga librong babasahin nyo, ako ah, bibigyan ko kayo ng example. Yung biochemistry, tsaka trigonometry. Yan, basahin nyo, siguradong maboboard ka, aantukin ka. Yan, okay, try nyo ha. And it's a good idea na pag kayo po'y magbabasa, yung ilaw ninyo ay tama naman na nakatutok doon sa libro, hindi po sa mata nyo. Nakaka-irritate yon at lalo kang magigising. So yung iba, nagbabasa ng libro, hanggang sa nakatulog na lang sila, nandoon sa dibdib nila yung libro. Nangyayari po yan, itry nyo po yan. Then number 7, very important. Kung kayo'y may problema sa pagtulog, huwag na kayo uminom ng kape. Maski sa umaga, o maski sa hapon, o lalong-lalo na sa gabi. Dahil alam na natin lahat na ang caffeine ay nakakagising yan eh. Stimulant po ang kape. So gising na gising ka talaga dyan, lalo na pag ininom nyo to sa gabi, dahil yung iba sa inyo, after dinner, gusto uminom ng 1 cup of coffee. Aba, alam nyo po ba na ang epekto ng isang tasang kape ay mga 3 to 5 hours kang gising na gising. So kung talagang gusto nyo uminom ng kape at hindi maiwasan, eh sa umaga na lang, pampagising dahil kailangan gising ka sa umaga. Pero pag sa gabi, huwag nyong iinumin. At least, bigyan nyo ng 4 na oras bago kayong matulog kung talagang gusto nyong uminom. Pero kung ako tatanungin, huwag na lang sana. And number 8, try meditation or mindfulness, yung pagiging conscious. Yung pag sinabi nyo meditation, ang main purpose niyan, saka yung mindfulness, ang purpose niyan, ma-relax ka. Alisin lahat ng mga gumugulo sa isip. Kung may problema kayo, natural, nag-iisip ka, hindi ka makatulog. Itulog mo muna yan, tapos bukas ka na lang mag-isip. Pwede naman, di ba? So, yung iba kasi dinadala yung trabaho nila sa bed. So, yung bed, nagiging parang working area. Instead na matutulog ka, naging working area na kung nag-work ka, syempre, kailangan gising ka, di ba? So, make sure, meditate. Madali lang yan, meditate. Ano ba yung mag-meditate? Pikit ka lang, isipin mo lang lahat ng mga magagandang bagay sa mundo, huminga ka lang maayos, importante yan. Then number 9, don't wake yourself up. Ayan, tinanong ko nga yung apo ko eh. Sabi ko, what do you do that keep you awake? For example, you're sleepy, you want to sleep. Ano yung ginagawa mo na mawala yung sleep mo? Sabi niya, wash face. O tama, kasi yung iba, naantok na, tapos magtutoothbrush siya kung kailan antok na siya o maghihila mo siya kung kailan antok na siya. Sasabi niya, ay tatanggalin ko yung makeup ko, magtutoothbrush ako kung kailan antok na antok ka na. Bakit hindi mo gawin yan ng at least 30 minutes earlier? Diba? Kasi nga naman, naghilamos ka. Talagang magigising ka. Yung iba nga, di ba, lasing, naghihilamos para mawala yung tama nila, di ba? So, a person having a hard time falling asleep, tapos mababaw ang tulog, make sure na avoid niyo yung mga bagay na to na mawala yung antok nyo. Umihi ka muna bago ka matulog. Tapos irereklamo ka, Dok, ako yung natutulog, nagigising ako, naihi. Paano? Hindi ka umihi bago matulog. Ihi ka muna bago ka humiga. Yan, yung mga bagay niya, paghilamos, okay, hindi raw makatulog, ginawa. Nagbukas ng cellphone, nabasa niya ngayon yung mga chismis, aba, na-interesado sa chismis. O kaya, nagbasa siya ng mga sad story, aba, lalong nalungkot. So all of this ay mga bagay na nakaka-disrupt ng tulog niyo. At alam kong alam niyo na yan. Number 10. Alam niyo ba na yung habit niyo ng pagkain may kinalaman din sa pagtulog niyo? Ano ibig sabihin yan, Dok?
dapat hindi ka kakain at least mga, bigyan mo na mga 3-4 na oras bago matulog. So a person's, yung particular na kinakain niya at yung pagkain niya sa gabi, makakasama po yan para magbago yung inyong tulog. So make sure na ang kinakain niyo ay tama rin dahil may mga pagkain na pag kinain niyo, naapektuhan po, either sumasama ang tulog o gumaganda ang tulog. Sa pagsama, isa na yung pag-inom ng kape, pero mga tsokolate o mga sweets, pwede rin mag-cause ng hirap sa pagtulog. Pero yung mga pampatulog naman, mamaya i-discuss ko sa inyo lahat ng mga pwede nyong kainin na makakatulong para makatulog kayo. Mamaya, discuss natin yan. So far, doon sa 10 sinabi ko, meron po ba kayong ginagawa na? O gagawin pa lang? Bahala na kayo. Nasa sa inyo na yan, ha? So, number 11. Ito. Make sure na yung kwarto nyo ay tama lang ang temperature. Bakit? Pag sobrang init, hindi ako makatulog. Minsan naman, pag sobrang lamig, hindi ka rin makatulog. So, yung sobrang lamig, sobrang init, ay pwedeng magbigay ng problema sa inyong pagtulog. Kung mainit, di siguro gagawa ka ng paraan para lumamig. Maglagay ng aircon. Yung iba naman, sasabihin, wala kaming aircon. Di may electric pan. Huwag nyo naman itutok sa mukha nyo o itutok sa inyo. Then, kung mainit naman, for example, malamig naman, ang isang paraan siguro, magkumot, make sure naka medyas. Ako, personally, mas masarap tulog ko pag nakasuot ako ng medyas. Diba? Pero huwag nyo naman gayahin na naka-medyas ka nga, tapos may suit ka pang sapatos. Huwag ka magsasapatos, syempre. Medyas lang. Okay? So, kayo nang bahalang tumimpla ng room ninyo base sa inyong kagustuhan. Number 12, try aromatherapy. Ito, maganda. Aroma, ibig sabihin amoy. Therapy ay parang treatment. So, amoy, treatment. Alam nyo po ba na may mga gumagamit ng mga candle na scented? Pero ingatan nyo naman, baka naman masunog bahay nyo, no? So, meron naman oil na ginagamitan ng pampainit sa ilalim, no? At itong mga ito ay nakakatulong para ma-relax kayo at makatulog na maayos. Ang pinakasikat dyan, yung lavender oil. I-try nyo yan. Nabibili naman yan sa mga department store. I-try nyo. Then, number 13, find a comfortable position. Tamang position ng pagtulog. Nasa sa inyo, yung nakabukang ka, nakabuka ka, nakadapa ka, nakatihaya. Pero ang best position ay matulog kayo sa side ninyo. Mapa left side o right side. Kung kayo may hyperacidity at hindi kayo makatulog maayos dahil parang pakiramdam nyo, medyo may humihilab sa sikmura at dibdib nyo, parang mabigat ang dibdib hanggang lalamunan, suggestion ko matulog kayo sa left side. Yan ang tinuturo ko kung ang pasyente ay may GERD. Yan. So, try nyo po yan. Baka naman, tama lang yung posisyon ng tulog nyo. Ang ganda na ng tulog nyo. Meron pong ganyan. Then, number 14, makinig kayo sa music. Pero wag naman yung rock and roll. Kung matutulog ka nga, rock and roll, disco. Dapat yung mga soft music, instrumental, mga love song na instrumental, yung mga operatic, yung mga ganyan. Dahil ang mga nagmahilig sa music, pag ito naman ay sobrang ingay, hindi ka naman makatulog. Sinasabayan mo pa yung lyrics. So, dapat instrumental lang. May mga ginagamit ako sa clinic ko, yung mga parang spa. Yung mga parang ka nasa spa. May tumutulog. Parang ganito, ha? Ano ba yan? Parang may ibon, merong shhh. Yung parang waterfalls. Tama ba yung sound effect ko? No? Pasensya na. So, gawin niya. May isang pag-aaral noong 2019 na lumabas na listening sa music, soft music, ay nakakatulong para makatulog kayo na maayos. Mas marami ang nakakatulog na may soft music kaysa sa hindi. Yan. Pag-aaral na po yan. Then, number 15. Ay, ito, tipid tips to. Wala kang bibilin. Libreng-libre. Ito po. Try breathing exercise. Ano ibig sabihin ng breathing exercise? Yung sa tamang paghinga. So, yung mga hindi makatulog ngayon, habang nanonood kayo nito, after this, ha, patay na. Tapos na. Ayoko masisilaw mata nyo. Sarado nyo yung ilaw, madilim. Okay kwarto, dapat malamig. Okay at katamtama ng lamig para sa inyo, komportable. At gawin nyo to. Habang nakahiga ka, madilim, gawin nyo itong 4-7-8 breathing. 4-7-8 breathing. Ano ibig sabihin yan? This involve breathing in for 4 seconds. So 4 seconds, hihinga ka sa ilong.
O, gawin nyo, hinga sa ilong, 4 seconds. Dapat 4 seconds inabot yung pagpasok ng hangin, ha? Pagpasok na ng hangin, hold nyo ng 7 seconds. So, imaginary lang yan. Siyempre, 1, 2, 3, 4. Then, hold nyo hininga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exhale, ilabas sa bibig. Sa bibig, ha? Exhale, 7, 8 seconds naman. Dahan-dahan. Na-imagine nyo ba? Ulit, ha? Hinga tayo sa ilong, 4 seconds. Pikit lang kayo. Tapos, hold nyo hininga ng 7 seconds. 7 seconds lang, ha? Pero kung si Mrs. nanonood dito at buisit asawa mo, ituro mo 7 minutes. Ay, naku, wag biro lang. Then, exhale 8 seconds. Gawin nyo po yan ng cycle na paulit-ulit. Tapos, sa isip nyo yung number 4, 7, 8. 4, 7, 8. Yan, relax na, relax ka. Yan. Tapos, itayaan nyo yan. 4, 7, 8. Pwede ba itaya yan sa ano, weteng? Itaya nyo, baka naman manalo pa kayo. Biro mo, nakatulog ka na, nanalo ka pa. Iba talaga dito sa Gabay, sa Kalusugan eh. No? Okay, gawin nyo yan ha, mamaya. Then, number 16. Take a warm or hot bath. Bath or shower. Eh, kung social ka, pwedeng bathtub. Maglublub ka na medyo mainit-init. Yung init na parang hot spring, ayos na ayos yan. O kaya shower. Dok, wala kaming bathtub. O sige, sige, shower. Dok, wala kaming hot water sa shower. O sige, 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 magtabo ka na lang, magpakulo ka ng tubig, lagay mo sa planggana o sa timba. O yan, gumamit ka ng tabo. Nalaman na pag naliligo po kayo ng medyo warm, relaxing po yan sa muscle, relaxing sa isip, lahat nakakatulong para kayo makatulog. Ideally, ina-advise yung gawin na isa o dalawang oras bago matulog. At least 10 minutes ka nababad sa tubig na mainit o naligo ng tubig mainit. Beneficial po yan. Base na po yan sa mga research. Hindi po ito gawa-gawa ko lang. Okay? Lahat ng sineshare ko sa Gabay, base po yan sa mga research. Okay? So, try nyo po yan, ha? Oh, mamaya, ha? Pagkatapos natin mag-usap, kung gusto nyo maligo, medyo warm ng konti. Okay? Then, number 17. Avoid nyo magbasa ng e-books. Yung electronic books. Anong reason? Di ba sinabi ko na pag yung mata nyo nasisilaw, nalaman nagkokos yan ng problema sa inyong pagtulog dahil bumababa yung melatonin nyo. Yung natural melatonin nyo bumababa pag nasisilaw ka. Kaya nga pinapasara ilaw, madilim, di ba? Doing this 1 to 2 hours before going to bed, at least for 10 minutes, may be particularly beneficial. Pero pag ito'y malapit ka na matulog, huwag nyong gagawin. At least 10 minutes yung ginawa, 1 to 2 hours before going to bed. Yan ang base sa research po. Number 18, use a comfortable bed. Ayan, madaling-madali lang to. Huwag ko kayong gagamit ng bed na hindi kayo komportable, yung sobrang lambot na lumulundo, o kaya either sobrang, ano ba yung mga term ninyo? Antigas, hindi komportable. Masama din yung sobrang lambot. Dapat yung tama lang, yung firm. Ayaw naman kitang pabilihin pa ng mga special bed, gagastos pa kayo. So adjust nyo na lang po yung bed ninyo. Number 19, avoid noisy environment. So kung nandiyan ka sa may airport, natural, pagbaba ng aeroplano, paglipad ng aeroplano, may sisira talaga tulog nyo. So ilipat nyo po yung airport. Tama nga ba? O mali? Kung sasabihin nyo iba, hindi, wala na akong ibang choice. O sige, bumili ka na lang ng mga earplug. Gumamit ka ng earplug. O kaya yung kwarto ninyo, gawin yung soundproof. Kayo na mismo mag-a-adjust. Alam naman yung airport mag-adjust sa inyo, di ba? Pero kung maingay yung asawa nyo, paano nga ba? Kung yung asawa nga pala ang dahilan ng hindi makatulog yung either Mrs. o Mr. Bahala na kayo. Ayoko, alam nyo po, ako hindi naman pare. So kung mag-a-advise ako tungkol sa Kalusugan, ang advice ko, hiwalayan mo yung kumote ko naman sabing leche na yan. Bakit nagalit yung mga nanonood sa ating mga madre at kapare. Biro lang, pero pag-usapan. Sabi mo, Mrs. O kaya, Mister, pwedeng bukas na tayo magganyanan. Tulog muna tayo. Bukas na lang ng umaga. Yan. Sa tingin ko naman, makikinig naman si Mrs. o Mister, ha? Okay, gawin nyo. Then number 20. Aba, palapit na ng palapit matapos. 20, avoid nyo yung excessive alcohol consumption. Yung alcohol kasi, mayroong good and bad effect. Yung konting inom, stimulant. Pag sobra inom, lasing, tulog.
Pero pag panay ng panay ang inom nyo, panay ng panay ng panay, nasisira na yung tulog. So please, avoid niyan. Dadating yung time na hindi ka na makatulog pag hindi ka nakainom. Mas masama yung hindi ka makatulog pag di ka uminom dahil nagiging alcoholic ka na. Yan ang masama. Then number 21, you may take some supplements. Sa mga supplements na madalas nyo marinig siguro, vitamin B, ang calcium, alam nyo ba nakakaantok din yan? Magnesium, chamomile, melatonin. Ang chamomile, tea, di ba? So ito yung mga pwede nyong i-take na mga pagkain. Baka makatulong sa inyo. Number one, pwede yung apple, banana. Pareho yan, may magnesium at may potassium pareho. Okay. Ngayon, nalaman na ang magnesium na taglay ng saging tsaka mansanas ay pwede kayong makatulong na mas malalim. Anong ang kain nito, advice ko, usually 1 or 2 hours before going to bed. Eh kung heavy naman kakainin mo, layo mo ng konti. Dapat mga 3 hours. Bukod dyan sa magnesium, ang isa pang pwede ay potassium. Na mayaman naman sa avocado, pwede rin sa potato o patatas, pwede rin sa broccoli. Yan yung nakikita nyong image. So ang potassium together with magnesium na pareho din available sa banana and apple ay pwede nyo pong kainin at least 3 hours before going to bed. Okay. Ano pa? Calcium. Kaya siguro narinig nyo na uminom ng gatas, di ba, bago matulog. Dahil ang gatas may taglay na calcium, tumutulong din yan na magpaganda ng inyong tulog bukod sa pampaganda ng pampatibay ng buto. Ang keso, yogurt, itong tatlong to, ulitin ko, yogurt, cheese, and milk. Makakatulong din yan para mas relax kayo at makatulog. In-increase natin yung melatonin production sa ating katawan dahil ang melatonin ay kilalang sleep hormones. So may mga pwede kayong kainin, tulad na ito nakikita nyo, yung orange pepper. Huwag yung maanghang ha, yung mga almonds. Mamaya, didiscuss ko ng mas malalim yan. Tumutulong din to para sa sleep cycle ninyo at in-increase niya yung production ng melatonin. Ano pa? Yung mga nagpo-produce ng serotonin. So, ano yung tumutulong? Help with serotonin production. Serotonin is a chemical messenger sa ating brain na tumutulong din para tayo makatulog na maayos. So, serotonin levels na mababa when you are asleep and high when you are awake. But the deficiency in serotonin can disrupt your sleep. So, ano yung mga may serotonin? Usually, wheat bread. Pwede yan. Cheese. Peanuts, lalong-lalo na yung almond, tsaka yung walnut, pwede yan. Cereal, pwede rin. Then yung mga food na mayaman sa vitamin B, mga pagkain na mayaman sa vitamin B, lalo na yung B6, B12, folic acid, ito nagpo-produce tayo ng extra serotonin para mas makatulog tayo maayos. So ano yung mga pagkain na yan? Lahat naman ng green leafy vegetable, mga nuts, isda, meron din yan taglay na vitamin B. Mga prutas like melon, meron din yan. Orange, meron din yan. So B6, B12, and BD tuloy. Vitamin D ay tumutulong yan sa ating pagtulog. So ano yung mga pangkaraniwan na alam ng Pilipino na nandyan lang, mabibili mo, na pwede makatulong sa pagtulog? Ang ituturo ko lang yung pinaka-basic o yung talagang madaling hanapin. Kasi yung iba, like for example, sa mga pag-aaral ko, nakalagay turkey. Ay, kayo ba'y kumakain ng turkey? Hindi naman eh, di ba? So, kung nandun ka sa ibang bansa, turkey pwede. Pero ito yung mga dito sa Pinas na madaling hanapin. Saging. So, banana, 1 to 2. Pero pag diabetic, iwasan lang natin yung sobrang tamis, yung sobrang hinog. Okay? Kung isang piraso, wala naman problema yan. Pero wag naman yung hinog na nagiging brown na yung kulay. Number 2, kiwi. So, ano meron sa banana at saka kiwi? Itong dalawang to ay tumutulong na mag-stimulate ng melatonin sa inyong katawan. So may natural tayong melatonin na na-stimulate. Pag hindi kaya, doon ka na uminom ng mga supplement. Yung kadalasan na bibiling supplement, melatonin 3 mg, 5 mg, or 10 mg. Ako usually sa experience ko sa mga pasyente, sa 10 mg maganda ang tulog. Talagang tulog, malalim ang tulog. But there are some cases na maski na anong inumin mo supplement o anong inumin mo o kainin mo, hindi na makatulog. Iyan, kailangan na tayo magpatingin sa mga sleep disorder specialist. Sleep disorder specialist. May mga hospital na merong ganyan. Sleep disorder specialist. Okay? So, kiwi, nabanggit ko. Almonds. Kano karami? Hindi naman pwede sobrang dami. Siguro, kung mga
kung kutsarahin natin yan, parang mga 3-4 na kutsara, pwede. Kung pipirasuhin nyo, siguro hanggang 10 to 12 pieces, pwede. Pwede rin yung walnut. Yung mga yan ay napag-alaman na na tumutulong para gumanda ang tulog ng isang pasyente. Chamomile tea, nabibili naman niya sa mga supermarket. So, advice ko, pwedeng after dinner, isang chamomile tea. O kaya sa breakfast mo, chamomile tea. Sa umaga, pwede. Pwede rin sa gabi. Warm milk, pwede rin. Dahil meron niya mga tryptophan, may kinalaman sa mga serotonin, may calcium na makakatulong sa pagtulog. Warm or cold, sa nabasa ko, pwedeng cold, pwedeng warm. Pero mas maganda ng warm, lalo na pag may edad. Pero may disadvantage din minsan ng pag-inom ng gatas sa gabi dahil ang gatas, maaari naman magkaroon ng bloatedness. Huwag din iinom kung may lactose intolerance. Baka naman habang natutulog kayo, eh galaw ng galaw naman yung bituka nyo, di ba? Sa mga gulay, isa sa pinakamaganda ay kumain ng spinach. Yung spinach na in-steam nyo lang with garlic, pwede yan. Huwag nyo nang lagyan ng bagoong, ha? At yung kamote, sweet potatoes. Eh, Doc, eh kaso problema naman dito, utot naman ang utot. Eh, di bali. Ay, di bali umutot. Basta, wag lang hirap matulog. Di ba? Kaya kung utot ka, make sure doon ka lang sa, ano, wag sa tabi ng misis mo o kaya sa mister mo. Tapos, ikukulong mo pa sa kumot yung mister nyo. Wag ganon. Okay? So, itong mga nakikita nyo ay mga pwede nyong itry. Yung nakikita nyong pula dyan, hindi po yung pakwan na, yan po ay isda, salmon. So yung mga salmon o yung mga taba ng mga isda ay nakakatulong din sa magandang pagtulog. So yan na yung mga diniscuss ko, yung oats, walnut, kiwi, yung nandun nakikita nyo yung dark color, that is the chamomile tea, then nandun yung almond, nandun yung gatas, at nalaman pati ang rice nakakatulong din para makatulog ang isang pasyente. Whew! Ang haba ng aking paliwanag. So sana, sundin nyo muna yung 21 tips na binigay ko bago kayo dumain na pumunta sa doktor na hindi makatulog. Gawin nyo yung dapat yung gawin. Participation nyo is very important. May tinuro din nga pala ako isa na sabi nung isang pasyente ko, effective. 1 hour before going to bed, ilublob yung paa sa tubig na mainit. Kasi nakakatulong yan kung ang pasyente parang ginawin. So lublob yung paa, nakaka-relax din yan. At yung body temperature niya gumaganda. Kano ka init? Syempre yung init na kaya nyo lang. Huwag naman yung kumukulo. Eh baka naman maging nilagang pa yan. Di ba? Okay? So, sana may na-share ako sa inyo at makatulong lahat ng pinayo ko. At huwag nyong kalimutan na mag-subscribe at click nyo yung notification bell dito sa Gabay sa Kalusugan, Dr. Gary C. I-share nyo po lahat ng mga senior ko sa inyo kasi kung ako'y swapang sa kaalaman, hindi ko tuturo to. Kung ako'y doktor na, eh baka ituro ko wala na magpagamot sa akin. Kung di makatulog, oh, punta ka na lang sa klinik ko. Hindi ganun. Gusto ko, gumaling kayo, umigi katawan nyo, pakiramdam nyo, makatulog kayo maayos, nang ginagawa nyo lang. Pag hindi nyo nagawa yan, eh walang sisihan. Pag ginawa nyo naman at hindi pa rin makatulog, pumunta na sa doktor para masuri maigi. Okay? Huwag nyo kalimutan, iHeart GSK as a sign of your support and love dito sa aking channel. Okay? Okay ba? So maraming salamat po sa inyong lahat. Sana nakatulong po ako sa inyo. Ako po si Dr. Gary C, ang inyong Gabay sa Kalusugan. Bye-bye!